tapit China. Ano ba tingin nyo mangyayari dito? Sino ba ang bet nyo dito sa ating game number 1? Pero, before anything else, speaking of bet, mga kaibigan, huwag na magkalimutan i-check out ang PNXBet or PhoenixBet.com. Okay, just type in PNXBet.com. Tapos, pagdating nyo doon, hanapin yung referrals. Lagay nyo referral code natin, which is the WFC. Chat nyo sa Kuyenik page. Malaking tulong natin. Pwede kayong isali. Pwede kayong isali sa ating mga nakagawa na po. Maraming salamat. Yan. Yo. Ah, okay. Ginamit nyo yung ating code na WFC. Ipakita nyo dun sa chat nyo sa Kuyenik page. Pwede kayong isali sa ating group chat. Yan. Hello, pre. Yo. Natanggal ako ng post game mo na sponsors. Okay. See you. Okay, thank you. Alright. Ano na yun? Okay. So, back to the game tayo, guys. Templar. So, binan na dito ng binan dito na CDX. So, possibly kasi tingin ko hindi nagtitiit itong si Somnus eh. Pero single situation lang siya nagtitiit. Kasi more on mga heroes niya dito, more on explosive na no hero. For Storm Somnus. Spirit, ganyan. Storm Spirit. Kunka. Kunka din. Siya hero din ni Somnus yun. Queen of Pain din, pero I think binan na dito ng LGD. So ayaw na lang mag Queen of Pain dito. Possibly kasi nag-Queen of Pain yata itong si Ide. Kasi sa mga recent matches sila. Pero... surprisingly, di tayo nakita ng Mars dito sa game na to kasi both teams dito sobrang taas ng win rate niya tsaka sobrang taas ng high pick ng Mars dito for both teams. Pero di na nga lang pinick dito, parang okay, try natin ng ibang hero dito kung sakali, kung mag-work man or pwede mag-experiment, ganyan. Ganoon naman ibang dito yung mga ibang teams eh, lalo na sa mga tournaments, may tatry silang something new, lalo na new patch to, so di pa natin gaano alam kung ano yung pinaka-open na heroes na pwede mag-benefit sa mga item changes na nabasa natin sa patch, di ba? So tingnan natin kung maganda yung magiging performance dito ng LGD. I think yun talaga yung tinitingnan ko dito kasi LGD is one of the top tier teams sa China, alam naman natin yun, di ba? Same goes for VG Gaming na ginulpid na ng against eHome na di naman sila di naman masasabi na na quote di ganun ka top tier team yung eHome, pero syempre yung mga players din na that mga TI caliber winners, mga TI caliber team, di ba? Alam naman natin na since wala TI para nagpapasiklaban sila dito since puro online tournaments ng mga regions, di ba? Parang after nun pag okay na yung venues for TI, syempre DPC maging continuously, di ba, sa mga LAN events. So nagparang training grounds na to for sa mga ibang teams, di ba, lalo na yung mga mana stranded, di ba, lalo na si Abed, di ba, nawala sa EG dahil nandito siya, di siya nakapag online tournament sa EG dahil di na, alam ko di na siya pwede mag-stand in eh, pero depende lang sa ibang teams yun, di ba. Parang pinapakita na lang dito ng China na isa din silang competitive for ano sa mga online tournaments, pati katulad nung EU tsaka si nagpapakitang gilas lahat, lagi sila, di ba, lalo na si region natin, sobrang bakbakan talaga doon, di ba? Yun nga. So yun nga mga kaibigan, that was the side of our tropang Luigi. Pero ikaw ba, Luigi, what do you think in this game, CDC or PLC, WSG, LGD? Your thought ang thought kasi dito itong CDX, syempre when it comes to CDEC, pag narinig mo na yung team na, syempre yan yung mga underdogs. And if I may remember correctly, nag-TI finals na tong team na to, pero hindi itong lineup na to. Nung time na nandiyan pa si Q, yun, yung isa sa mga notable, mga notable players, tsaka sino pa ba? Si Aggressive, yung sa carry players dati na CDEC, 5 years ago na yun, yung against EG na Grand Finals, 3-1 yata yun. So syempre, itong organization na to, I think part din siya ng part din siya ng PSG LGD dati. Pero ngayon, nag-independent na yata sila eh. Nag-independent na organization na itong CDEC kung di ako nagkakamali. So dati kasi, sister teams tong dalawang to. So may, talaga sila, may past talaga tong may history tong dalawang to. Pero as a player, siguro, ito yung ito yung parang stepping stone ng mga players dito. Syempre, yung iba, na nagiging captain, di ba, yung mga veteran sa scene, tapos ginagawa nilang captain, tapos parang tinetrain na lang nila yung mga young guns dito ng China. So magandang test of for CDEC against one of the top tier teams dito like PSG, LGD. So tingnan natin kung
magpe-perform sila very well dito. Hindi natin masasabi na mananalo sila sa game na to or matatalo. Siyempre, expect the unexpected pa rin, di ba? Na mali natin, mabulag tong CDC na 2-0 tong LGD, di ba? Sa series na to. Di malabo yan, di ba? Anything can possible sa lahat ng games, mga sir. Yeah, so... Kumbaga, kumbaga ano, bilugan Dota, walang sure win. Yun nga. Pero kanino ka nga dito? I mean, siyempre meron kong side na pipiliin, di ba? Ito ang pipiliin, siyempre, depende pa rin sa draft. Masyado pa maaga eh, para sabihin yung draft. Hindi, yun nga, sa team lang. Sa PSG, LGD, o CDC, without the draft, without their past. Siyempre, ano, on paper, LGD tayo dito, siyempre. Sila yung most experience natin dito. Yun yung tanong ko sa iyo eh, kung saan ka ba dito talaga. Parang ni-recap lang natin, siyempre. Mm. Parang, siyempre, may history din tong dalawa. Oo, yun nga. Well, as we all know, LGD is a very strong here, a strong team. And kaya nga na-highlight ni Luigi kanina, hindi na natin babalikan yun. Pero, still, ang tanong, ma-pull off kaya nila dito? Kasi kahapon, wala eh. Talagang binasura sila ng E-Human eh. Sorry for the term ha, kung meron mga LGD fanboys dyan. Pero yun nga talaga yung nangyari. Na 2-0 sila, game 1 may palagi LGD. Walang ano doon, walang contest doon. Pero game number 2, alam men, talagang kinawawa sila ng E-Home doon. 'Di ba? Sobrang ganda ng ginawa ng E-Home, very active playstyle sa mapa, sobrang effective ng kada rotation. Wala, so talagang alam mo na nahirapan ng malalayong LGD. Ngayon tingnan natin kung ma-redeem nila 'yung sarili nila dito against their former player, 'di ba? Para may gigil din 'yan lalo na si Ame. Di malabo yun eh. May drama talaga sa ano, between them and PSG LGD. I mean siya pala tsaka PSG LGD. Sorry for my term. So last pick, tingnan natin kung possibly Somnus hero na lang ang kulang. So she's gonna be Tiny. So Batrider ni Old Eleven to, possibly. Okay. Tiny mid. So binabalik na dito yung Tiny mid which is di naman siya ganun kabumi sa patch nung last patch, di ba? Si alam ko si Japoy lang yung nakagamit ng Tiny Mid at si Thompson sa mga recent games nila. Kasi syempre parang comfort hero na din ng ibang teams to eh. Lalo na sa player pala, lalo na mga mid lanes natin. Alam mo naman si Thompson na ano eh, sobrang versatile na mid laner to. Isa sa mga top tier mid laners na sobrang sinasabi nilang sobrang hirap daw i-lane si Somnus sa mga ibang ano, sa ibang panelists, di ba? Kung narinig nyo man sa mga English cast. Okay, so it's gonna be Ursa. So more on lineup dito ng C-Deck, more on early to mid game yung ano nila, yung pacing nila dito. Kaso may time limit sila dito, guys. Kasi since Ursa, Weaver, sobrang mobile sa ano na yan, sa team fight. And problema na lang dito is medyo makukulang yung lockdown nila dito. Clockwork Rubik lang ang meron silang lockdown dito eh. Unlike dito sa PSG LGD, meron silang teamfight coordination, Batrider, meron siyang Lasso, Earthshaker, syempre, hindi mo nakakailang Echo Slam niya, plus Lich yung Chain Frost niya. So more on AOE tsaka teamfight coordination nasa PSG LGD dito. So ang chances lang dito ng C-Deck is panalo nila lahat yung lane, lalo na yung mga side lanes nila dito, tsaka ma-pressure nila itong anti-mage. Pero pag hindi nila na-pressure itong anti-mage, could be PSG LGD game. Pero draft wise dito, I think I go for LGD dito kasi sobrang dami nila ng ano nila, ang dami lang pambitaw dito. Kaya yun, kakasabi ko nga kanina, may Echo, merong Lich ulti, tas Batrider, pwede lang siyang kumuha sa backlines dito. Okay, I see. Pero ito na ating game number 1, mga kaibigan. Best of 3 series po ang ating pwedeng matunghayan. Pero depende na sa mga teams yan kung magto-2-0 ba or hindi. Alright? So, ito na nga. Kanino ba kayo dito? Comment that below para magkaroon tayo talaga ng topic. Or kayo ni Luigi, at least. Kasi hindi ko makikita yung ano eh. Hindi ko makikita yung mga comments at the moment. So, yun. Pagpasensyahan nyo na agad, mga kaibigan. Pero, ayun na nga. Share nyo na yung stream natin, alright? Keep on sharing, mga chong. Yep. So, ano to? Magiging Weaver mid ba to? Tignan natin kung pwede maging Weaver si Flynn or pwede rin mid na Ursa eh. Knowing na merong kalinya dito is Tiny, so kaya lang niyang ipunish itong Tiny kung sakali. Mm-hmm. Alright.
Pero yun nga, papakilala muna namin ni Tropa ang mga manlalaro para muna dito sa side ng CDC. We've got here Ame for Weaver. Si Ursa, gagamitin po siya dito. Ni XM. Ni XM, ayan. Tapos, teka lang, gusto kong tignan eh. Wait, si Roya. Oh, Chinese character kasi. And si DEC, Rubik will be up here by James. Yun. Okay, so para naman sa side Rubik ng LGD. Sa side ng LGD, may para sa AM. Somnus, hindi nung kakamala siya yung Tiny dito. Leech naman ni X-Nova, Earthshaker ni FY, and si Batrider naman para dito, kay Old 11. Hindi ka ako dito. Ayan. Share yun ang livestream natin mga sir. Siyempre, stay put lang tayo dito, kahit double ano tayo dito. Dalawang live tayo dito sa Kuya Nick mga sir. Siyempre, ongoing yung TNC, tsaka ano eh, Boom. Tsaka yung Boom Esports. Oo. Pero sorry agad mga kaibigan, syempre, di ba? Kasi yung pangalan nila, hindi ko namang abisado yan eh. Kung sino-sino ba talaga sila yan. Mga manlaro ba yan eh. Di ba? Pero yun, yung hero na lang ang sasabihin ko. Para malinaw. Yan. Pero yun, anong sabi sa mga comments? Meron ba nagka-comment dyan? Ano bang tingin daw nila mananalo? Wala. Wala pa naman. Wala pa. Pero yun. LGD wise, in terms of ano siguro, tawag dito XP. Kung dadaanin nila sa XP, lamang talaga yung LGD dyan. Ang dami na nilang narating as an organization. Diba? Siyempre. Hindi mo pwede deny yun, mga sir. Mm-hmm. Ganda na set ng Tiny dito. Sana all makuha ko yan. Ano yung Tiny? Oo. Oh. Ganda yan, boy. Maganda yan. Yung Mars gusto ko eh. Yung Mars gusto ko makuha, boy. Sarap nga ano yung Mars eh. Kaso walang nagpick ng Mars dito. Kung nakita natin, dami nag-vice pick kanina nung last series, di ba? Walang nga lang ano, sets. Wala. Para hindi pa yata pumili. Sayang. Kala ko makakita tayo ng Mars na set na sakali. Pero solid nung kay Tiny boy. Promise. Gulat nga ako, ano lang siya eh. Rare lang siya eh. Hindi siya ultra rare. Ang dami maganda. Sobrang ganda na lineup nung ano, nung Kache ngayon. Kache tsaka yung gusto ko ngayon yung NS eh. Para siyang ano yun, neon na Acolyte na ano, na A1. Bagay naman. Bagay yung gold boy. Bagay yung gold na immortal. Oo. Yun nga eh. Ganda nga nun eh, pag kinabit mo pa. Sana makuha ko mamaya. Easy lang tayo dyan. Well, yung Mirana nga, 60 treasures bago daw nakuha eh. Yung iba, 12 lang. Oo. Mahirap kunin yun. Si Madam Texi, shoutout sa'yo, naka 13 lang daw siya. Ay, 13. Oo nga, 18. 18, 18 lang. Pero wala siyang Mars na nakuha. Oo, diba? Yun nga. Yun lang. Okay na yun, meron ka namang ultra rare. Solid na yun. Oo, sa Treasure 1, wala akong pads eh, pero ang daming duplicate na, na rare. Pack, tsaka LS, tsaka ano, NS. Nakahabol pa ako dun sa pads ka mo. Meron, yung pinakahuli kong ano, pinakahuli kong treasure. Yung pads pa yung nakuha. Solid na. Naawa, si Gaben. Saan walang awa eh, kasi puro duplicate na lang eh. Baka sa ibang treasure pag nag 500 na siguro guys. Pero waitin lang tayo sa treasure to, syempre, pero wait lang. XM, delikado. Si XM, pinagpapapaluti. Siya lang yung gumusto men eh. Siya yung gumusto doon with the Earthshock. Eh, with that avalanche na neutralize siya doon, hindi siya nakapag-dish out ng enough damage. Hindi niya nasulit yung kanyang attempt. At ang nakakuha pa nga doon ng advantage, should be si Tiny. Kita mo, naharash pa siya ng malala doon. Paano ni Tiny, ano ba yun? Bone, ano yun? Sa likod? Sa likod yata yun, di ba? Dragon yung call. Grabe naman mamalo to. Sobrang tigas niya no, tinawo. Angas ko ya. Sobrang ganda pa mo nung pagmalaki na siya, pero wait lang, ito na nga po ngayon, the toss, the Fisher Block, walang way para makatakas si XM, so ilalaban niya na lang daw yan na creating his own pathway dito sa may river na to. The rocket did connect, kaso nga lang itong si FY will try to finish off itong si XM. Medyo may kunat, nakapag-salva pa nga, nakapag-sustain, muntik nang mapatay, pero buti na lamang at nabuhay pa nga ang isang Ursa. Well, at that point, tinigilan na rin ng nila Somnus kasi alam nilang masyado na malalim. Pero wait lamang, top lane, harassment after harassment, natitigan dito si Abaddon, X-Nova being harassed by
this Rubik, pero wala siyang pake. Papalag daw sila. So, back na lang muna. And regen for a while. Pero AM to min eh. AM game 2 eh. Promise oh. Tsaka kulang sila na lockdown eh. Yung sabi nga natin sa draft. Kung sakali mag-snowball itong EM. Tsaka, ito rin siyang counter rin kaya na eh. Kay Abaddon, pagdating sa laning. Ubusin lang yung mana dito na Abaddon. Hindi siya makapag-apotic shield. So, mapapa-force siyang mapagbili ng manga dito kung sakali. Or pwede rin siya mag-soul ring dito eh. Kung ganyan yung kalihin mo. Na, mana type na ano. Na hero. Na pwede lang i-punish yung mana loss mo. So, kailangan mo talaga mag-soul ring dyan. Sakali. Well, tsaka ano din yun, malaking bagay din yung natulong kasi meron din naman stats yun. Kahit paano, makapag-sustain ka din naman sa yung lane. Eh, lalo na AM yung katapat mo, ayaw mo talagang iwanan yan eh. Kasi pag nababad din mga kaibigan, sobrang hirap tapatan mo. Oo. Tsaka ang biggest nerf kasi ng ano, ng Soul Ring, wala na siya regen eh. Instead, may armor na lang yung ano, yung mabibigay niya. So, parang ano siya, goods siya kung ano, kung pang regen ng mana, pero hindi siya goods pagdating sa ano, regen. HP. Kasi wala na stats, o wala na siyang HP regen. Kumbaga yung armor na lang talaga yung bayad dun. Pero Somnus, diving deep here into this mid lane, but by the time na nakapagbote na nga itong si XM, sibat na lang din dito si Tiny. Kasi masyado na rin malalim, and masyado ka namang ambisyoso para patayin ang isang ursa ng basta-basta. ES is right around the corner. Fisher will be given. The stun is up. Avalanche will be given as well. Pero yung toss papunta kaso nga lang medyo napasama pa na siya. Dahil eto na si Ursa. Susubukan man laban. The first blood will be taken by the Ursa. XM collecting that kill sa may mid. That's actually good kasi yung Tiny pa yung nakuha niya. Ganda ng rotate dun yan, ni Rubik. Oo. Sakto eh. Tsaka tinatry din niya i-burst dito itong si Tiny. Kaso kinulang sila sa damage. Tapos ayun nga, itong Rubik nag-provide lang siya ng feedball pa saling makapag-sure kill siya dito. And maganda yun for ano, isang Ursa. Siya pa nakuha ng first blood dito mga sir. Yep. Medyo mas maganda yung magiging scaling niya dito. Yun nga. Kaso double damage pa. Abay, naku po. Sulit talaga ang kanyang pag-perform dyan. Ako ame. Here, we're excited. Maganda ba dito? Meron siyang bote. So, makapag-sustain talaga siya sa lane. So, ang mga Ursa na bote, ba't sabi na bote, guys? Lalo na pag mid laner ka, di naman siya, no? Ideal na, no? Na bote type itong Ursa. Kasi, kung iisipin mo, gusto mo lang mag-control lang, ano eh, ng rune. Power up rune. Malaking tulong din kasi mga kaibigan. Promise. Correct, Nova. Controlled here, onto the top lane. Good kill. Coming from the clockwork. Hindi ko sa mabasa mga bossing. Kahit sa Liquipedia, ganyan din. Teka, basahin ko nga. Tignan ko yung translation. Para meron tayong ano, kahit pa paano. Go lang, go lang. Okay, okay. So yun, wait muna. Si Luigi muna ang bahala, mga kaibigan. Sige, go lang, go lang. Pero Somnus, medyo nababahay na siya in terms of levels. Pero lamang siya sa last hit, 41 and 12. So medyo namamanya dito. Nang last hitan itong si Ursa. Knowing na maganda kasi dito sa Ursa, guys, but ginab niya yung 3 throw, ito yung skill niya dito, mas mataas kasi yung chances niya makapag-last hit eh, tsaka meron din siyang ano, splash damage, so kung papaluin mo lang ditong Ursa, sakto, parang cleave na rin siya in a way eh, kaso you wait. Oh, good Fisher right there, Somnus securing the kill, si James pwede pang mapatay, good one, by Lich, double kill, ang ganda ng rotations ng supports onto that mid lane. Sabihin natin, tawag dito, parang natakot si Somnus sa may mid lane, pero yun yung way niya para manalo dyan sa laning talaga eh. Ba? Diba? Kahit nagtawag ka ng rest back, eh kung mapapaganda naman yung laning mo with that one, why hesitate na mangingi ng tulong mula sa yung mga kampe, pero not knowing. Ito nga po ngayon si Chen Guanho. Ayan, si Chen yan, si Chen. Chen na lang sasabihin ko ha, pero romanized name niya would be Chen Guanho. Ayan, dun sa Chen Guanho. Chen. Chen daw eh, Chen. So yun, Chen na lang tawag ko dito kay Clockwork. Baka maisip kayo, pero wait lang, ito na nga po ngayon. Lasso will be given habang kinakalag ka doon sa ayun, sa Firefly. Durog ang akong dito sa mukha, ay dito sa kamay. Itong si Lefoy. Grabe naman dun si Blood Rider ah. Nakuha pa niya na lasso itong si, ano, si Weaver na. Knowing itong Weaver sobrang mobile na hero. Pero sakto din, meron din siyang ano dun, detection para mahuli. Na itong Weaver, medyo na 4 blocks din nga siya doon, and again,
yung sticky ni Ipan din dito medyo nagpapasight sa kanya dito, wala siya pang dispel. Ah, siguro hindi lang din na ano, na-anticipate ni Weaver na andito si ES around the corner. Kasi kahit magano, kahit maglaso dito si Batrider, kakapusin at kakapusin ng damage, makakapag-time lapse pa si Weaver, pwede pa niyang palagan at patayin itong si Batrider kung isosolo kill. Pero wala, ganda na rotation ni ES eh, di ba? Lahat ng gank ng ES sobrang successful eh. Yung nga lang early, yung yun lang. Dalawang 2 attempts, yun lang fail. Yun lang yun, diba? But after that one, Gucci na. Right? So, masaya pa rin dito yung LGD with that outgang. Kaso XM naman sa may mid lane is already level 8, on par with this Tiny. Kaso, kita mo yung last hits and the nice. Medyo merong difference. And as we look at the net worth, grabe yung kalamangan ni Tiny ngayon. Oo, sobra. So tingin mo magbabattle fury dito yung Ursa? Possibly oh, kasi kung AM yung kalaban mo dito, pwede. Kaso since may Weaver ka naman dito, siguro siya yung magiging ano damage dealer nila dito. Tsaka pag mid Ursa kasi hindi nagbabattle fury yan eh. More on pambakbakan more on space creator ka kung Ursa ano ka, Ursa mid. Pero siyempre, expect na natin dito yung Ursa na siya yung magbubuhat pag early. Oh no! Ang gandang lasso, but with the status resistance exerted by his ultimate, talaga makakataka sa Janet Talk. Si Chalice naman makukuha na itong si Chen Guano. Ayan, Chen na lang mga kaibigan ha. Sorry, sorry. But there it is. Papalag daw, kaso nginabgab na po dito yung paniki, patay ba XM, madudurog na, hindi na nasave pa itong si SRF. Old 11 will be stuck up here inside the tree line. I would take that all day. Post 3, or post 3 for a mid kill, may plus 1 pa, okay na yun for LGD. Oo, sobra. Tsaka sobrang Gucci yung ano dito. Nag-pay off dito yung rotation ni Chalice. Kung nakita mo, AM yan ha, expected natin magsistigil ang Celine, pero siya pumapalag pag may nakuha siya ng ano dito. Kung baga, gagawin lang dito ng AM, mamumulis lang siya kung sakaling may low na, no? Low mana, tapos yung mana void lang niya. Mm-hmm. And yun nga yung nagawa niya kanina, kasi takedown that clapper. Diba? Oo. Effective naman. Pero ngayon, Rubik is going for the lens, tapos si Weaver. Automatic linked sphere talaga. Diba? Oo. Pang-avoid din sa laso. Mm-hmm. Kung malaso siya, mapabubosin lang dito si Bat. Kaso, syempre, mag-ingat pa rin siya dito sa Echoes lang na pwedeng ibigay dito ni FY. Which is, parating pa na siya dun sa dagger niya, mga sir. So, expected na natin to si FY na since hindi naman siya namamatay, mga 14 to 16 minutes yung pwede niyang makuha yung Blink Dagger niya dito. Oh no, kaso, they'll be sighting. Ito nga ang CES Somnus finishing off this Chen. Shane Frost given, napakahusay. Ultimate will be popped right now. Natitigan X Nova and Chen Totem as well. Pero SRF delaying the inevitable double kill for Tiny. Somnus is stepping up his game in this game number 1 of the series. Ang husay ng Tiny dito. Oh, sakto din yung rotation siya dun eh. Tsaka binibait out lang netong si Earthshaker na yung Weaver? Ulti dito naman dun na mag-fade out bago nila patayin. Kaso, ooh! Ay! That's a very crucial hook shot. Kung tumama yun, good kill yun for si DC. And that's for sure kasi dalawa sila dyan. Kaso, old 11, just walk away with the Firefly. Tsaka tingin ko makakapag-out naman siya kung sakali makakapag-out siya. Okay! Echo Slam committed! The kill will be given to Somnus. Sobrang laki ng commitment na ginagawa dito ngayon ng LGD. And hindi sila natatakot na magbitawan ng mga ultimate. Kahit support lang yan as long as maganda yung space na nabibigay natin kay Chalice. Wala. Consider them as a winner right now. Kumbaga ngayon pa, as early as today, as early as now, pwede mo na masabi na panalo nito yung LGD eh. Kung sobrang ganda at sobrang aga ng ano, sobrang aga ng space na naibigay nila para dito sa AM. Tsaka, lalong ano dito yung Batrider, lalong makapag-provide siya ng space dito sa baba. Sakaling ganito gagawin dito ng LGD. Kumbaga, dalawa lang mag-farm dito eh. Si AM nag-farm sa jungle, tapos ito si Batrider nag-play around siya dito sa bottom lane. So, medyo nagiging choke point dito ng CDCs. Itong Weaver nila, medyo hindi pa siya online dito.
Tsaka di rin siya sumasama sa bout rotations dito ng ano eh. Oh, ayun, speak of good hook shot collecting this tiny, but the avalanche in the toss will delay his death. Ang tanong, makukuha ba talaga nila? Flame break will be given. XM's ultimate will be expired at the moment. Patay pa si Chen. Nakuha din dito itong si XM. Itong si SRF pwede pang maging target ng LGD. There is the avalanche being taken by this Rubik. Kaso papalag pa rin naman kami. There's gonna be the avalanche stolen by Rubik. Left for Chalice. Kaso papatayin din si Jaime. X-Nova taking the kill on to James. Tier 1 top tower will be destroyed. Weaver or Ame, wala siyang magagawa. Mag-farm na lang talaga siya dito. Wala pa kasi siyang Lincoln, mga kaibigan. Tsaka kasi medyo na mamura yung Lincoln Spear ngayon, yung recipe niya from 1 to 2900 na lang. Pero sabi nga sa ano, sa research, situational pa rin naman yung ano, yung Lincoln Spear. Wala pa naman siya masyadong bago. Cost lang eh. Kumbaga napamura lang ng konti yung Lincoln Spear dito, guys. Kaso nag-fall up na rin kasi yung Sidik dito eh. Ganda na sana na rotation sa top, pero di pa rin sapat eh. Five heroes ng ano yun ah, LGD, kinomint nila dun sa ano, sa top lane, para hindi sila makapag-push dito sa top lane, guys. Buhay na buhay pa yung mga ano dito eh, tier 1 dito ng LGD, so medyo na-choke out na nila dito yung CDEC, kasi lahat ng tier 1 dito sirang, nasira na dito for the side of CDEC, mga sir. So open na yung ano dito. Kung sakaling open na open yung mapa for Batrider na makapag boots of travel lang siya dito, cut lang siya ng Kraybay kung sakali eh. Tapos abuse lang niya dito yung catapult para makapag-push siya ng mga ibang towers dito. Yep. Pero 500 gold away na lang, actually 300 na lang eh, si Weaver. Kasi kaya nga, sabi mo 900 na lang po dito yung Lincoln Sphere. Diba? Yung recipe, at least. Oo. Kasi mapapansin mo, yung dating Lincoln Sphere na 1-2, sobrang bigat sa ano yun eh, sa investment mo eh. Ngayon, medyo mapapadali siya ng konti para sa akin ngayon, yung pagbili ng Lincolns. Lalo sa ganitong pacing, mga sir. Pero yun, tier 2, tier 1 mga coins sa bottom. So sobrang open na dito na map for LGD. So pwede lang i-farm dito anytime, or either yung Batrider or yung AM dito sa bottom lane. As much as possible, makakuha lang sila ng vision and information dito kung saan man dito yung CDEC na pwede mag-play around dito. Kaso si Weaver, ayun na naman, avalanche given, no detection para dito kay Weaver. Kung sakali mang merong dalang dust at least, at or kahit man na nila pag dito yung ward in a different spot, baka nakuha nila dito si Weaver, man. Pero okay na din naman yan dahil nabugaw nila sa pagfa-farm kahit papaano. Madedelay. Magkakaroon ng takot yan eh. Mamumuo yung takot niya ni Weaver kasi alam niyo talaga yung damage capability dito ngayon ng LGD. But they already have the link and Spear Avalanche will be given. Be sure na doon na rin naman gugustuhin. Echo Slam, multiple lockdown para dito sa kanya. Kaso nga lang Lincolns walang pake. There's gonna be the time lapse given. Madedelay pagkamatay. Kaso nga lang kinaladkad na yung kaibigan niya na si Clockwork, mga kaibigan. Weaver is doing it, going with the plays. Ame is still Ame, taking X-Nova and FY, nakuha pa dito ni James. LGD, nata-turnaround na sila, mga kaibigan. SRF, hindi na masyadong go-go dahil masyadong na din malalim dyan. Gundo nang pinakita doon ng CDEC with the counter initiation. Totoo. Naano sila, nabusod din sila doon sa Lincoln Spear. Yun yung debut ng Lincoln Spear dito ng ano, ng Weaver. Kaya din di siya na-burst down, nakapag-apply pa siya dito ng ano, ng ulti niya dito para at least etong sakto din yung CDC na nakapag-TP out sila, guys. Akala ko nga ang na ano, ang nalasa si Weaver. Si ano pala? Si Clockwork pala. Pero kung si Weaver yung na ano doon, si Weaver yung na lockdown nila or na lasso. Wala man, nang talaga yun. Hindi, matagal din yung ano, matagal din mag-arrive si Batrider doon eh. Nakapag-echo na, natapos na lang yung duration ng avalanche toss fissure, 'di ba? Oo. Yun din eh, parang hirap din sila mag-burst, lalo na isang Weaver to eh. That's pero kung ilalaso man niya, mali Lincolns lang. Kaso sino mamiles dito? Pwede lang tanggalin ng Lincolns ng ano eh, sinisters, guys, kung sakali may detection sila. Kaso di pa rin sa pwede, nabuhay pa rin siya din. Nagkulang lang sila sa lockdown. Tingin ko Yule Setter pwedeng maging ideal for Batrider. Kung sakali yung clumsy defensive at the same time, defensively at the same time, pwede rin siyang pang ano, pangtanggal ng Lincolns for Weaver. Tingin ko mag early jump tong si ano eh, si Bat eh, knowing na sobrang taba naman niya dito sa early stage. Pero mag-ano siya dito ah. Mag Crimson Guard. So more on utility items itong si ano,
Itong si Batrider, mga sir, ito si Old Eleven. Pero AM might secure his Manta style, siguro pagka 21 minute mark. Doon pa lang yata makukuha yung kanyang Manta. Pero there's gonna be Justin para dito kay Ame. Iiwan lang ata nila dito yung supports. Okay, delikado din. Pero uba Ame, manlalaban. Nandito naman daw kasi si Abaddon. Pero X na uba got tossed by Somnus. Kasi isa talaga yung ano, possible target dito ni Weaver. Madali mapatayan eh. Oo. Kaso hookshot nag-whip dito sa bottom lane. Nakatakas pa nga dito. Ito si Batrider, guys. Kaya nandun rin siya ano eh, itong si Ursa mga sir, kaya din siya na ano, na, kaya tinatry nilang igo si Old Eleven, kaso naka-activate pa rin yung ano niya dun eh, yung Firefly niya dun mga sir. Pero malapit na siya dito sa ano, sa Manta style, itong si Anti-Mage, kulang lang siya ng ano, kulang lang siya ng 1,000, or possibly 1,000, to be exact, para makompleto niya itong ano, itong Manta style niya mga sir. Teka. Tama ba yung timing natin? Around 21 minutes niya pwede makuha yan eh. Tapos meron pang bounty, so malaking bagay yan. Kaso 2-4-2 lang mangyayari dito. Walang contest dito sa top. So both teams dito makakuha lang even na bounty. Yep. Tsaka yung ano, yung outpost, even na even pa lang. Kasi wala pa naman nagkakakuha ng tier 2 towers. Oo. Pero in terms of tower, may makikita nating may lamang yung LGD. Suntore lang. Tama ba? Oh, may wala eh. Top lane pa lang mabasag nila dito ng tier 1 eh. So, lamang pa nga yung LGD dyan. Ito. Scan dito. Pero yung ano natin, yung meta natin masyado. Parang nabasa ko yata is more on, ano eh, slow pace na yung meta ngayon. Kasi, dahil din sa outpost, ano, dun sa outpost na changes. Siyempre eh, laking bagay kasi ng outpost kasi guys, yung last patch kasi, ngayon, na sobrang dali na lang magpa-level lalo na sa mga souls. Parang lugi, di ba? Kung may outpost agad tapos makukuha agad ng anytime na pet gusto mo lang kunin. Ngayon kasi sobrang balance na para sa akin yung outpost. Kaya napoprolong nila yung ano eh. Napoprolong yung game ngayon sa mga nakita kong sa pubs. Kasi as much as possible gusto mo talaga makuha ng early edge para makakuha ka ng ano, early outpost kung sakali. Sa totoo lang, nasusulit nga yung mga yung outpost niyan at around 30 minutes. Diba? So, first 3-10 minutes nyo, talagang ano, talagang meron kayong sure na XP. Diba? Both teams. Merong sure na XP. Not unless, talagang sobrang ano, mamamain nila yung isang lane just to take the outpost. Kaso nga lang, eto nga si Chen, mapapatay na mga kaibigan. Tiny here will try to survive. The chain frost will be given. Kaso nga lang, XM taking down itong si Tiny. May nag-buyback na, clockwork will be buying back. Itong si Chalice, mananakbo na lamang. Good one. Kaso nga lang, Fisher coming from ES. Good help right there. Itong si Lich, makukuha pa. Tiny do have the buyback, pero Ame is doing his thing. Mapapatay pa nga dito si FY. A kill after kill. Ame just won't stop, mga kaibigan. So, kung kanina, masyado ako nagtiwala dito sa AM. Sabi ko, kung ganun yung nangyayari, talaga mananalo na sila. Pero si DEC, proved me wrong, mga kaibigan. Having that Weaver, who is somewhat on par with AM's net worth at the moment, talagang kaya nila manlaban yan because of that Lincoln Spear. Diba? May Deso pa. Ang bilis, man. Ang bilis nga eh. Tsaka nakita din ni Yami yung backlanes eh. So di na ma-prevent niya dito yung Echo Slam. Tapos itong Lich Divinch, sobrang ano niya dito, sobrang open niya. Pero good thing dito by Lich, meron na siya Ghost Scepter. So di na siya masyado ipo-focus down dito ng Weaver. Sakali. Kaso that's the debut of the BKB ni Ursa doon. That fight. So naging sulit yung 10 seconds BKB doon ni Ursa. Okay. Pag defensive. Pero AM, mag-halberd siya dito. Status resistance and the good item against the Weaver. Pero Chalice, he just blinked, mga kaibigan. He'll be spotted here by Ame. Ako ang tunay na carry. I'm the carry. My old teammate. ano? Offline pala din sa Chalice data. Tapos nag-carry lang siya. Ako po. Anyway. Pero 2K gold lead, ha? So, medyo lumalamang na yung LGD ng konti. Pero si Deck, ramdam natin dito na sila yung may momentum dito sa game, sa ano na to, sa pacing ng game na to. Kasi online na dito yung Weaver eh.
nandiyan na yung Desolator, nandiyan na yung Linkage Spear. So, in a 23 minute Spear, so, medyo mabilis na yan, ah. Sa isang Weaver. Kasi, usually, matagal yung Linkage Spear mag-build up, eh. Bago ka pa makakuha ng secondary item, which is 24-25 minutes. Pero, ilang. Out of range yun for Lich, eh. Gusto niya sana titigan, eh. Pero, Ursa, buti na lamang at nakadama. Diba? So, sisibat muna sa dyan. He'll just wait for those creeps. And the tower will be destroyed here by CDC. Good detection coming from the rocket. Pero top lane, hindi pa rin naman nila mababasag. LGD kasi nagano sila eh. Nag-lilo sila. Pansin mo, ilang minuto silang tumigil sa mapa sa kanilang rotation. Kanina sobrang aktibo. Kaya nila napapunish yung CDC. But after nilang mag-attempt dun sa Weaver, and nung kung hindi nila kinaya, tinigil na nila eh. Diba? Tinigil na talaga nila. Nag-focus na lang sila sa pagpa-farm dito kay AM. Medyo defensive sila. Buti walang natamaan. So, shot. Kung hindi, merong sure deads talaga. Alay din eh. But Rider has the Blink Dagger. Kung di ako nagkakamali yan. Kaka-reveal lang niya ng Blink. Kakabili niya actually. Pero nakuha niya kasi dun yung ano yung Envy. Kaya din nag-hookshot dun siya. Okay. Weaver here will be spotted. Avalanche toss. They know that he still got that. Time-lapse activated. Oh no. Ghost Scepter here by X-Nova. Good item choice. Kasi nga naman, physical talaga yung pwedeng maibato ng CDEC dyan. Pero yame. Okay, Avalanche. Bakit dito kaya sa ref? Hindi ganun kadali mapatay dito kayo ng mga heroes ng CDEC. There's gonna be the left para dito kay Somnus. There's the four staff away. Pero Chain Frost given salo-salo para dito kay Weaver together with this Clockwork. Fissure is up. Avalanche toss combo. Aegis will be committed for this Weaver, mga kaibigan. Sa ref, gusto pa nga nilang kunin. Pero old 11 might be finished off by this Ursa. Pero James or the Rubik will take him down. Weaver naman, we'll just walk away safely kasi nga naman meron pa siyang Aegis doon. Pero kung wala, good kill yun for LGD sa totoo lang. Kaka-burst lang yung Aegis. Naghintay doon yung Tiny. Hindi, yun nga, ibig ko so, man sabihin yung kung hindi yun, kung wala siyang Aegis doon, good kill yun for LGD. Diba? Okay. Gets. Hindi ko rin. My bad. Okay lang yun for... Kaso na-punish nga lang dito si Bat. Yun nga lang yung ano. Yung medyo naging downfall nila. Kasi wala na rin siya gagawin eh. Nakomit na rin yung ano niya eh. Ulti niya tsaka yung ano, third skill niya. Pero yun nga, so, sa tingin wala... ko lang naman, okay na din yun for LGD. Kasi at least Aegis yung nakuha nila. And masasabi nilang kaya pa natin i-takedown itong si Weaver. Diba? So AM is here. Mantis time. AM. Blink away. Malapa. Hindi na makakuha yan unless meron silang Hex or ano. Hookshot dito ni Clock. Oo, Hex nga no. Magandang item. So... at least sana makukuha muna sila bago sila makukuha ng Princess Knife. Siguro Mindbreaker muna, tingin ko lang naman, diba? Maganda yun, Mindbreaker para dito kay AM kung sakali makukuha ng CDC. Ganda ng ano, let's pick up dito ng Abaddon, which is ito talaga yung okay. Nagiging trend. Okay. Ursa might be finished off. There's gonna be the Fissure. Hindi gaano mabababa dito ngayon itong si Tropa. FY napatay, mga kaibigan. No Echo available for LG. DX Nova using up the Ghost Scepter, TP in a way. Will he be able to do so? Nope. Good steal by Rubik. Natitigan niya pa yung original. And double kill yun para kay Ame. LGD. Talagang nadidismantle sila dito ng CDEC. Kahit sabihin mo kang yaman ni ano yun, ni Chalice. Di pa rin siya makapag-rack eh, kasi ang ginagawa lang dito is mag-shove down na lanes eh. Kasi ang plano dito ng CDEC is mag-stick lang sila sa 5 man. Kasi Weaver, pwede naman siyang makapag-roam around sa mapa eh. Since meron naman siya Sukuchi dito. Pero dun sa teamfight na yun, na-lockdown na itong si ES eh. Nakulong siya, kaya dito siya nakapag-bitaw na eko. So, ito si XM, nako. Okay. Ay, naka-cancel. Ang ganda naman talaga ng clumsy net na yun. And the hookshot. Wala, sorry, Mr. Dead, man. Ganda nun, dead. Boy. Dead bone. Sakto din. Tsaka trap na rin siya din eh. Hindi na expected na, ano, na magka-clumsy net ito si Rubik. So, very, ano yan, very big fish yun for the side of CDEC. Well, si Ami naman, I think he needs na, ano na dito, yan, basher na siya dito. And going for... Si Ami? Satanic, oh, Ami. Si Ami? Ami tuloy, si ano, si Chalice pala. Chalice pala. Sanay ako kay Ami. Sanay tayo kay Ami. Pagka talaga, ano, pagka matagal mo nang pinapanood yung isang team, kakakalaan mo talagang yun pa rin yung player.
Pero wala, yung mga kaibigan na Ami is now playing for CDEC, which is talagang nag-step up siya dito, mga kaibigan. Kumbaga, pag nanalo siya dito, huyo yung dati mong team. Diba? Ganun yun eh. Ako pala sinayang nyo. Ako pala yung sinaing nyo. O yan, diba? Sinaing. So, basher now, itong si Ursa, well, AM... Basher din. Albert, we have the basher going for satanic. So, status resistance talaga yung aim dito na yun. Understandable. Okay, Chen. Might be spotted here. Kaso nga lang wala silang detection. At the moment, Chalice will have to fall back for a while there. Pero good yun ha, kasi walang tao eh. Oh no. Eto na, mayroon tao sa taas. Patay yata din si Batrider. Good. Ayun, patay ka. Hirap din eh. Ilang hits lang yung Batrider din eh. Tsaka meron pang swarm. Pag natamaan ka ng swarm dun, mawawala yung ano mo, yung armor mo. Tapos ilang hits lang, ilang hits ka lang sa Weaver, tapos meron pa siyang Daedalus. Ay, Daedalus, Crystalis, tsaka ano, tsaka mga Kicking Bar. So, siguro mga 4 to 5 hits ka lang for a Batrider. Kakadampot niya lang naman ng ano, nung MKB, which is a really good item para dito kay AM. Kung sakali mang mag-Butterfly ka, may sagot na agad itong si Weaver. Diba? Fight. Okay, okay. Ito na, ito na. Fight me. Carry versus carry. AM, alam niya talagang hindi pa siya papalag dito. But with the hookshot, what will be stopping you? What is trying to do? AM, pwede pa malockdown dito ngayon. There's gonna be the break away. Chalice, good save sa kanyang sarili. Wiltik na siya dun. Kasi gusto lang niya mag-farm dun sa Gedlick. Kaso hindi niya na-anticipate na marami palang hero dito by Sidek. Na ikaw pala yung pupuntira namin, pero nakapag-blink out ka. Okay. Nakita, so, mo, nakita mo yung langits dun si, ano, si Leech. Tatlo yata o apat. Oh. Tapos meron pang ano, Gemini attack na may bonus damage. Double damage, double attack yun eh. Oo. Diba? Baga dob, ano yan? Sil, tawag dun? Yung Echo Saber. May ano, may Echo Saber dito si Weaver. May bigan. Oo. Pero yun. Check muna natin yung mga ano nila, yung mga neutral item. Oh, nice. Enchanted Giver para dito kay Weaver. Tapos si Ursa naman, Paladin Sword, Orb of Destruction for Abaddon, Philosopher's Stone, Pupil's Gifted. Kakanood ko yun ng ano, kakanood ko ng Full Metal Alchemist. Pero Rubik, holding that clumsy net for LGD naman, Paladin Sword for M-Claw for Tiny Lich para dito ka... ay Lich, ah, telescope para sa kanya. Tapos ES naman, Faded Brooch, Batrider, Karamiko. Okay, they're going in, stealing that lasso. The stolen lasso will be given right now. Na Fisher ng bagya, pero mas matagal yan, mga kaibigan. Hooks at binigay pa, patay yung original. Old 11 dismantled there by XM. Talagang may tulog ka, mga kaibigan. Wala, mas pulido yung pinapakita ngayon ng CDEC. Oh, kaso ito, si Tiny nandito sa bottom lane, sa cold. Yan, kinatay. Ayun lang, abisal Tiny. Na, pero yun. Abisal na nga dito ngayon si AM. Susubukan man laban, the timelapse will be popped. But AM is smart enough to escape and blink away from this Weaver. I guess we'll just farm once again. Tapos sumabak. Abisal nga yan. Abyssal debut, kaso hindi naging successful guys. Tsaka wala rin sila detection dun. Sakto rin, nakapag-clutch ano dun, Glimmer Cape itong si ano, si Rubik. Plus Roshan, pampakay nila dito guys. So kumbaga, hindi ka namin kailangan Weaver. Hindi namin kailangan yung Weaver dito, only Ursa lang. Bahala ka na dyan, mag-ano ka, mag-shab ka na lanes. Andyan din naman si Weaver eh. Bibigay niya, okay. Goods. Pero niya bigay sa Ursa. Kasi di naman siya nagdadive yung Ursa dito. More on, kapag nagkamali lang dito yung LGD, pwede lang niyang lapitin ng Ursa dyan. Kasi tsaka mga kaibigan. Sorry. Ayan. Tsaka ano. Tsaka pag nag-abyssal blade itong Ursa, pwede lang niyang katain yung mga supports dito ng ano, LGD. Actually, lahat sila eh. Pati yung AM dito pa na lockdown, tapos meron pang follow-up na ano, ng hookshot. Tutulog yung AM dyan for sure. Daedalus na dito si Weaver. So, total of 4 items for this Weaver. Tapos AM naman, 4 items na din. Hindi hindi ganun nagkakalayo yung AM tsaka yung Weaver. Ito yung kakatakutan talaga ni ano, ni Chalice diyan, mga kaibigan. Oo. 'Di ba? Yan yung kailangan mo talagang isipin pagka AM kay. Dapat nagsusnowball ka para mas maging effective. Pero kung yung sumasabay sa iyo na carry, sobrang palos din at
In a way, mas palos pa nga kay AM2 eh. Diba? Oh, para mahirap sa babay dito ngayon. Depende na lang sa magiging playstyle ng dalawa. Pagalingan, sino ba talagang mas mahusay mag-carry? Dito yan eh. Ayun yung kwento ng laban natin eh. Who's the better carry? Diba? Pero okay, si DC will flank and they will spot AM. Wala kang blink ngayon, kaibigan. He's dead. It's gonna be the kill. Going for XM. Oh no. Ito, killed 11. TP. Hindi, paano lang siya? Nakatago lang sa cliff. Exova is dead. But Rider, trying to escape. Grabe yung CDEC. Tindi nung kanilang flank dun, men. Saktong-sakto, wala nang pang blink itong si AM. He just used it para magpunta sa kanyang kamatayan. Mali dun si, ano, si Chalice. Kaso, ramdam na rin kasi natin yung effect ng ano, isang weave. Oh, very carry eh. Sobrang katina niya dito, guys. Pero ito, speaking of which, nako, Somnus, patay ka, boy. Wala, kinalmot, Weaver, kinalmot, Weaver is kinalmot. The thing, man. Weaver is the thing talaga. Ito na. Oh, no. Grabe, sobrang solido nitong si Weaver. He still got the ages. Kung sakaling mamatay siya, nakapag-timelapse pa nga, bawal mapatay itong si Tropa, mga kaibigan. There's gonna be the ults para dito kay ES. He'll be destroyed here by this Ame. Oh, no. The damage is too much for him to handle. Grabe, yung crit na naibigay coming from this Daedalus of that Weaver. Grabe life. Grabe nga eh. Pero, kate din kasi ng ano, eh, gusto ko i-point out dito yung Enchanted Kivel. Sobrang kate. Lalo na meron pang Enchanted Kivel. So, may 300 bonus damage. Lalo na pag rage ka. Sobrang sulit niya sa isang Weaver, tas meron ka pang Geminid attack, tas Desolator, MKB, ano ka pa, Daedalus dito. Kumbaga yung supports dito, 1 to 2, 2 to 3 hits lang, kasama ng Geminid attack yun. Wala na, grabe yung ano yung AGT, talagang yung ano nila dito, yung kanilang lineup, nag-backfire pa nga. Gusto nila ng super late pero di naman nakataba dito ngayon sa AM. There's gonna be the Manta. Susubukan patayin itong si James pero kahit yung support hindi niya ma-take down. Hookshot did not connect pero masaya na dun yung CDEC taking down two set of racks. So much win na yan para dito sa CDEC. True. Tsaka meron pa siyang Aegis dito eh. So kumbaga sobrang kampante na rin dito nila na maka-close out na nila itong game. Yun lang kulang eh. Paano nila i-close out yung game or kung mapitas man itong AM could be over for ano, PSG LGD dito. Na isang item na lang dito yun, no? Weaver, oh. Malapit na siya sa satanic niya. So medyo mapapahirapan silang ma-burst down to. Lalo na with that Link and Spear. So kailangan talaga nilang at least mapatay nila at ma-burst down nila yung Weaver twice kung sakaling gusto nila ma-prolong itong game na to. Meron man dyan yung Batrider. I think na-drop niya, no? Na-drop niya kanina kung hindi ako nagkakamali. Nung napitas siya. Kaya na-lock off, ano lang sila, a lot of detection sila dito. Wala, walang may hawak ng ano eh. Walang may hawak ng gem. Siguro nasa kanita nilang base na lamang. Pero wala, gusto na tong isarado ng CDEC. Ghost Scepter, good pop there. But the hookshot will connect for this Lich. Matutulak pa nga, saktong pagkalapag mga kaibigan sa kapupunta. Exnova is down. Ito pang si tropa nating James. Makukuha naman dito ngayon itong Sosomus. Good direct. Pero Chalice is falling low. Pwede siyang mapatay dito ngayon ng carry. Itong CDEC, which is itong si Weaver. But Weaver, matititigan ng bag. Yeah, kaso nga lang, kita mo naman yun, fissure na lang magagawa dito nitong CES to stop the aggression of CDEC. Tsaka wala pa ako nakita na magandang echo slam dito ha. Ang nakita ko yata yung last echo slam yung sa baba lang eh. Parang di nagkagamit ng maayos dito ni Earthseeker kasi lagi siya nagko-cut off guard dito ni ano, ni Clockwork. So tingnan natin kung mababato pa niya yung pangalong echo slam niya dito, guys. Oh no. Nadadali. Rubik, mayroon pa spell prism, men. Angat lang ng angat para dito kay Rubik. 17 seconds for the telekinesis. Tapos, ito yung spell steal niya, boy. Sobrang sulit niyan. Wala pa siyang aganim sa... 12 seconds, no? So, more on, ano? Mas mapapatagal yung pagkuha niya ng ulti or sakali. Pwede kasi Fisher makuha niya dito, mas matagal eh. Tapos meron pa pang spell prism dito. So na medyo mas makate yung feature niya, pwede niya mabigay dito. Actually kahit Feebolt nga lang eh, sobrang kate na niyan pag may spell prism. Pero nagpad sila dito ah. Nag-time best relic siya, so okay, good kill. Yun lang, ito para point dito, ay Ame. Uy, overextension yan, men ah. Oo.
Ayun, alam, masyado ata ang kampante si Ame dun, ha? Aegis yun, ha? Pero, ayun nga, sobrang, wala din yung mga, ano niya, reinforcements yun, eh. Kumbuha pa sila ng, ano, items. Nako, nagka-breeding doon pa dating LGD. Oo, masyado nagpakampante si Ame dun, mga kaibigan, ha ba? LGD might take this opportunity to at least have the advantage. Siguro, 60-minute game to, mga kaibigan. Yun lang yung prediction ko. Kasi, pwede pang gamitin to ng LGD itong 30 minutes na to para mas makapag-farm itong CAM, mas makasabay dun sa Weaver. Kaya nila eh. Kaya nila kung ma-pick off lang nila at ma-burst nila dito si Weaver mag-isa nang hindi nakakapag-save yung Rubik. So, siguro, take out muna nila dito yung mga supports kung hindi nila kinakaya ng sabay-sabay lumaban. Diba? Patay mo muna yung Rubik. Walang taga-lift, walang taga-steal. Yan, laki kasi ng tulong yan eh. Pro AM. Satanic. Hirap din eh. Satanic namin. Oh. So wala na siyang ano, wala siyang pera, wala siyang buyback dyan. Wala siyang buyback. So, kumbaga, sobrang kailangan kasi ni Chalice in a way, diba? Kasi di na siya napapurong sa teamfight eh. Lagi lang siya na-change stun tsaka nababash dito ng ano, ng Ursa dito. Pero nag-smoke up sila dito, tingnan natin kung magiging ano, magpipay off yung smoke nila dito. Kaso, ganda ng play dito na CDC. Chill muna sila, nag-pleasip muna sila dito sa kanilang ano, high grounds. Okay. Kasi knowing na walang Weaver eh. Kasi kung lumabas pa sila at nakita pa sila dito ng LGD, mas lalong LGD. Nagkaka-opening yung ano, yung advantage dito for the Cyber PSG LGD dito mga sir. Pero to, nag-smoke up na sila after nila mabuhay yung Weaver. So tingnan natin kung okay. Magiging close out game na to for ano, for CDC. Kaso, pag tong clash na to nakuha na naman ng LGD, baka talagang magtuloy-tuloy yung kanilang breathing area dito. Pero Ame, diving and hookshot did connect for this Batrider. He might be taken out. And yes, wala na matutulong dito ngayon ng LGD, mga kaibigan. Fisher will be given for this Weaver. Pero dalawa agad nakuha. Ame, muntik pa siya doon pero nakuha niya nga etong 6 Nova. Germinate attack lang yung kinailangan no, para makuha yun. Isang try click no. Tapos may buyback naman dito itong si Bat kung sakali. Kaso walang buyback itong Leech. Pero wait. Okay. Nako. They're diving deep. Papalag naman dito ngayon yung LGD mga kaibigan. Claim break given for this Abaddon. He still got his ultimate. Pop-up na yan mga kaichong. Nope, it's not it pop just yet. Yes, kapag-out naman yung CDC. Okay. So still nire-respect pa nila kasi yung ano high ground potential din dito ng LGD. Natatakot pa rin sila din sa ecosystem na pwede mag-turn around sa ano sa team fight. Kaso makita mo kasi eh pwede naman silang mag-split up dito eh for CDEC. Kung walang sila ng isang pick off tas isa pwede mag-push which is Weaver pwede niyang gawin yan pero hindi. Okay. Gusto nilang kill. Gusto talaga nila ng kill mga kaibigan. Batrider pwede makontrol itong si Somnus. Mapapatay din yata. Nakapag-toss pa nga mga kaibigan. Pero patay din si John. The buyback is up. Kaso, without the Batrider, mahirapan silang kumontrol. Chalice is down. Double kill for Ame. Stunlock talaga. We have our game number one winner. CDC turning the tides. Even though may AM yung kabila, wala kami pake. We have the one true carry. Ame. Grabe yung Weaver boy. Ako yung sinayang yung pala. Pero kidding aside mo na mga sir. Yung pina point out ni JB kanina, yung naglay low sila, yun na doon na nag-start yung ano, yung momentum na si Deke. After yun eh. Since nung nagkaano na siya, nung nagka Lincoln Spear na siya, di na mapatay-patay itong Weaver. So ang ganda ng pag-itemization din dito ni ano ni Chalice. Eh. Si Ame, oh. Oh. Nakakalito eh. Chalice Ame na parehas siya. Anyway, si Ame pala na Weaver na after ng Lincoln Spear, kung makikita natin, hindi na siya napipick off afterwards. Only yung sa ano lang, yung overextension lang niya. Yun sa bottom lane. Kumbaga, yun na yung parang breathing room ng ano eh, ng LGD na ma-hold nila yung game. Kaso, lagi napipick. Hello?